aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Para sa iyo ay siya ang lalaking may pinakagwapong mukha. Ang lalaking iniisip mong palaging mananatili sa tabi mo, sa kahit anong pagkakataon. Sa oras ng iyong kasiyahan o kalungkutan, iniisip mo pangang hindi ka niya iiwan sa tuwing nagkakatitigan ang inyong mga mata. Naniwala ka naman sa kanyang litanyang ikaw na ang matagal niya nang hinihintay. Pinanghawakan mo ang kanyang mga pangakong hinding-hindi siya aalis at mananatili lamang sa iyong tabi hanggang sa dulo. Pero hindi ba't nakilala mo siya? Nagtataglay pala siya ng pusong mabilis mag-iba ang dahilan ng pagpintig nito. Halos ipagtulakan ka palayo. Halos ikawasak mo iyon. Subalit pinipilit mo pa ring bumangon sa bawat umaga. Pinaniniwala mo ang sarili mong ayos ka lang. Basta't ayos lang din siya. Palagi mo pa ring inaalam ang kalagayan niya. Iniisip na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Sa kabila ng pangwawasak niya sa durog mong puso. Na sana ay nasa mabuti siyang katayuan sa pinakamainam na pagkakataon. Patuloy ka pa ring nagpapakabulag sa kanyang kaangasan. Angas na tila lahat ng bagay ay kaya niyang painugin at siya ang magiging dahilan ng pag-ikot noon. Nilulunok mo na ang pagiging miserable mula nang mamutawi sa kanyang bibig ang salitang paalam. Palagi mo pa ring dinadalangin na sana ay ayos lang siya. Ang kalungkutan mo'y kalungkutan ko noong hindi ka nakasumpong ng kasagutan mula sa kanya. Hindi nagkaroon ng kasagutan ang bawat mong bakit. Ang kapighatian mo'y kapighatian ko noong ikinukubli mo ang iyong tahimik na pagluha. Nang sa gayon ay maitago mula sa kanya ang impit mong pag-iyak. Ni hindi ka nakatanggap ng paumanhin mula sa kanya. Nagpatuloy lang ang buhay niya subalit ang iyo ay tila huminto. Pinipilit ang sariling baka sana'y umalingaungaw pa rin sa kanyang diwa ang iyong pangalan. Pero ang totoo ay nilimot ka na niya. Ang akala mo, siya ay bukod-tangi. Pero isang ideya ang nabuo sa matigas mo ng puso. Na lahat ng lalaki ay pare-pareho. Mapanakit. Iyon ay noong malaman mong ibang babae na ang nagpapakasasa sa init ng yakap na kayang ihatid ng kanyang mga bisig. Halos isa-isa mong damputin ang piraso ng iyong puso dahil sa pagkawasak nito para buuin. Habang siya ay bumubuo na ng isang bagong pangarap ng hindi na ikaw ang kasama. Ganoon pa man ay pinipilit mo pa ring pasayahin ng iyong sarili. Sa isiping bagamat wasak na ang puso mo ay may piraso pa rin noon na nananatiling pag-aari niya. Palagi mo pa rin inaalam ang kalagayan niya. Iniisip na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan sa kabila ng pangwawasak niya sa durog mong puso. Na sana ay nasa mabuti siyang katayuan sa pinakamainam na pagkakataon. Patuloy ka pa rin nagpapakabulag sa kanyang kaangasan. Angas na tila lahat ng bagay ay kaya niyang painugin at siya ang magiging dahilan ng pag-ikot noon. Nilulunok mo na ang pagiging miserable mula nang mamutawi sa kanyang bibig ang salitang paalam. Palagi mo pa rin dinadalangin na sana ay ayos lang siya. Sadyang napakataas pa rin ang tingin mo sa kanya. Para sa iyo ay kagalang-galang siya at napakarangal.
kayang diskartihan ng lahat ng bagay at sabayan ang agos ng bawat sitwasyon. Katulad mo rin ng ibang kababaihan sa pagsunod ng tingin sa kanya. Natila lahat ng kanyang upuan o pasukang silid ay nagiging marangya. Lahat ng sugal na tatayaan niya ay kaya niyang maipanalo. Ayaw mo mang aminin ay unti-unti mo nang nauunawaan. Nararamdaman mo na iyon. Hindi ka na niya mahal. O mas tamang sabihin ay hindi ka niya talagang minahal. Bulag ka kasi. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo. Ako ang totoong nagmahal sa'yo. Gayunpaman, kahit alam kong hindi mo ko kayang suklian, ang pag-ibig kong sa'yo lang nakalaan, hinding-hindi ko hahayaang malugmok ka sa kasawian. Hinding-hindi ko ipamumukha sa iyo na ang pananatili sa tabi ng taong hindi ka mahal ay isang kabaliwan. Kasi ay ginagawa ko rin yan. Ang pinagkaiba nga lang, ang pag-ibig mo sa lalaking iyon ay kanyang alam. Samantalang ang pag-ibig ko sa iyo ay inilihim ko na lang. Naniniwala akong balang araw ay magiging maayos kang muli. Tutulungan kitang muling maging malakas hanggang handa ka ng muling umibig. Patutunayan ko sa iyong may isang lalaki na handa kang alalayang makatayo. Kahit ang kapalit noon ay ang kanyang sariling pagkatumba. Ako yun oh. Ayaw mo lang tignan eh. Ngayon nga ay malakas ka na. Pahapyaw mo pa ngang naitanong sa akin kung kamusta na kaya siya. Na sana ay ayos lang siya. Paano kaya kung nangungulila siya sa'yo? Paano kaya kung muli kayong magkita? Kinakamusta mo yung taong nanakit sa'yo? Samantalang di mo tinanong kung buo pa ba ako? Sa mga bagay, sakripisyo, at kriming nagawa ko para lamang sa'yo? Tanggap ko na sa sarili kong masasaktan mo ako ng paulit-ulit. Pero yung muli ka pa niyang saktan, sigurado akong hindi na mangyayari. Tinanggal ko na ang kahit anong pagkakataon na mayroon siya para muli ka niyang saktan. Kaya yung idinadalangin mong sana'y ayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Maayos ang pagkakalapat ko sa kanya sa ginawa kong hukay kung saan ko siya ibinaon. Hindi ka na niya muling masasaktan. Ayos lang siya. Ayos lang siya. Okay. Sa lahat ng nalungkot sa kwentong ito, marahil ay kailangan nating mas gumawa pa ng paraan para kahit papaano ay magustuhan tayo ng taong gusto natin. Maaring gumamit tayo ng pabango tulad nitong nasa video.